Hello, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background, my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia, and my own management, no? And research. Ngayon, ang pag-uusapan natin, medyo kind of weird na sa bahay ako ngayon. Hindi ako nakagawa kasi ng video nung weekend. So, ang i-discuss ko today is about hypersensitivity in response prevention, no? Bakit tayo hypersensitive? Diba, nagbabody scan tayo, konting kibot, ramdam na natin lahat, at and tapos naging negative interpretation tayo, kaya lumalabas yung fight, flight, freeze response ng katawan sa danger. So, yung fight, flight, freeze, yan yung nagbibigay sa atin ng mga symptoms, no? Yung mga muscle tension, palpitation, racing thoughts, hirap sa paghinga, pagkahilo, panginginig, numbness, nasabi ko na ba numbness? Okay. Yung mga dissociation, no? Yung may depersonalization saka derealization, sakit sa ulo, okay, at marami pang iba, no? Ganito kasi yan. Ang isang tao na, say for example, no, papasok ay sa isang madilim na gubat, tapos yung gubat na yan, sikat yon dahil delikado yung gubat na yon, no? Delikado yung gubat. Pero, wala kang choice kundi dumaan sa gubat na yon. Bago ka pumasok sa gubat na yon, naka-ready ka na sa kung ano man yung posibleng mangyari sa'yo masama doon. Kapag naka-ready ka na, yung katawan mo may mga manifestation na dyan. Bumibilis na yung takbo ng isip mo, nagiging hypersensitive ka na kasi baka biglang may lumabas na anything at dapat ready ka na makasurvive. So, habang pumapasok ka doon, nakaganon ka na, sensitive ka na, baka may lumabas dyan, nakaganyan ka na, tumitingin ka na kung saan ka tatakbo, kung sakaling may lumabas doon na nakatakot. So, lahat hyper-aware ka na, no? At hyper-sensitive ka. Konting kuliskus na, baka yun na yun. Tapos biglang ready ka na tumakbo, o lumaban, o manigas para hindi ka makita nung kalaban mo. Every day, no, dahil meron tayong disorder, wala naman tayong gubat na pinapasok. But, pwede kasing nakondisyon mo na yun every day, no? Sa buhay mo na ganun. Nasanay ka na, ginalingan mo na, dahil everyday mong ginagawa sa sarili mo yon, nakasanayan mo na, no? Ang mahirap pa niyan, kapag iniiwasan mo yung mga bagay-bagay o nakadevelop ka ng mga behavior na para hindi mo ma-experience yung mga simptomas, actually, nagpapalala pa yon sa inyong anxiety. Kasi you are proving, no, to yourself na talagang you are in danger, na samantalang wala ka naman sa danger. Ngayon, tingnan natin ang taong walang disorder. Sa kanya, yung mga sensations niya, sasabihin niya lang, gutom lang ako, uhaw lang ako, pagod lang ako, wala akong tulog, yun lang yun. Pero sa taong may disorder, ano itong nangyayari sa akin? Bakit ganito? Hala, baka mamatay na ako, baka mabaliw na ako, baka kung ano-ano na, naging hypersensitive ka na, no? Tapos everyday ganun ka na nangyayari. Kinondisyon mo na yung sarili mo, may iba pa sa inyo. Bakit pag alas-stress, ganun na yung nangyayari sa akin? Bakit kapag ganito, nagigising ako ng umaga? Kayo lang ang naglalagay ng interpretation. Actually, bottom line yan, it's just fight, flight, freeze na nanggagaling sa fear. At yung fear na yon dahil hindi mo alam kung mamamatay ka, kung mababaliw ka, hindi mo naiintindihan kung ano yung nangyayari sa'yo. Pero sa totoo lang, ang tawag dyan sa sakit na yan, it's just anxiety disorder. May specific pa niyan. Pwedeng generalized anxiety, may panic attack, no?
panic disorder. So, marami ang tao dyan. Pwedeng post-traumatic, at kung ano-ano pa. No? So, ibig sabihin, kaya siya tinawag na ganun, kasi, ganun yung criteria niya, kasi, nandun lang yung simptomas, pero, wala nang kayo, hindi naman kayo kailangan i-ER. No? Kayo lang din ang nagpapa-ER. Pero pagdating sa ER, normal naman kayo. Kayo lang yung nag-i-interpret. No? Gaya nga, sabi ng follower ko, Coach, bakit ano, tuwing makita ako ng matandang lalaki, tumatatak siya sa isip ko. Sabi niya, bakit naman dati hindi? Sabi ko, ikaw lang magumagawa ng interpretasyon na yan. Meron din, natatakot ako baka masaktan ko yung mga mahal ko sa buhay. Okay? Ikaw lang din ang gumagawa ng interpretasyon na yan. Alam mo bakit? Kasi sinusubukan mong ipaliwanag yung mga nararamdaman mo sa katawan. Okay? Nirarationalize mo siya. Now, ganito lang yan eh. Ang utak natin, explain ko sa inyo kung paano ang mekanismo ng utak natin na nagiging totoo, no, sa atin. For example, alam niyo yung mga bata tayo, o kahit ngayon, matanda na tayo, pag tumitingin ka sa clouds, di ba may mga formation dyan, makakita ka ng, ay, merong ano, may kabayo, ay, yun ang kabayo, okay. Ay, yun, pagong, ay, ayun, ano, puno, di ba? Sa clouds. Gumagawa ng formation at yung utak mo, pipilitin niyang makita yon. Kunyari, may kasama ka na, uy, tingnan mo, may kabayo ako nakikita sa clouds. Yung tao na yon, yung kasama mo, tinipilit niya makita yung kabayo hanggang sa ma-form din sa utak niya yung kabayo na yon. So, ibig sabihin, siya ang naghuhulma, no? Siya yung nagkikreate sa brain niya para makita niya yung kabayo na yun. Hanggang sa nakikita niya, siya nagja-justify, ayun nga, ayun yung mata, ayun yung ilong, ano? Maaring hindi ko nakikita yon, siya nakikita niya kasi siya nag-interpret nun. So, ganun yung brain natin. Tayo lang nag-i-interpret ng mga bagay-bagay. So, yung mga ginagawa niyong mga katatakutan, kayo lang po ang gumagawa niyan sa sarili ninyo. Okay? So, most of them are nonsense actually. Pero dahil nga kulang kayo sa kaalaman, eh pinaniniwalaan nyo na lang yun na, alam mo, kasi pag alas-stress, nagigising ako kasi ganito. Kasi ka, ikaw lang nagpapaliwanag sa sarili mo nun. Pero in reality, kung titignan mo sa science yun, wala. But I'm telling you, through science, na yung utak natin kaya mag-form ng kahit anong bagay. Okay? Ako, specifically, nagising ako one time, sumiar ako ng mga madaling araw, no? Tapos tumilip ako doon sa bintana ng banyo. Nakita ako doon sa may pader, mukha ng demonyo. Okay? Usually nga, pagising mo, yung utak mo, tsaka yung mata mo, plays a trick on you, no? Normal din yun. Minsan nakita, oh, tayo yung mata ng demonyo. Ano ha, isang para siyang malaking painting sa wall. Ayun, no, ayan siya talaga. Oh, nakikita ko talaga. Ginaganong-ganong ko pa, oh, ayan siya. So pagising ko sa umaga, tinignan ko ulit yung formation na yun. May pintura talaga, pero hindi naman demonyo kasi may araw na. So maari talagang dahil sa ilaw, dahil sa interpretation ng utak ko, ganun na lang yon. And kung nagpapaniwala ako at wala akong alam doon sa nangyari sa utak ko na yon, eh matatakot ako. Nakita ko ng mukha ng demonyo, di ba? But it was just actually my mind, pinipilit na ganun. So ganun din tayo. Okay. Guys, hindi nyo maintindihan ang anxiety symptoms at yung disorder kung ito lang yung video na mapapanood ninyo. Kasi malawak ito eh. Maraming pinanggagalingan at pinaliwanag ko na yun sa iba't ibang videos ko. Ngayon, para maiwasan yun, meron din akong follower dyan na sikat na sikat. Okay, gusto niya ulit makipag-usap sa akin. Siguro baka makatulong na sa ito. Sagutin ko na rin dito sa video. Kasi daw, may mga tension headache, no? Ano bang gagawin sa tension headache? Ano lang yan? Simple. Ang gagawin nyo lang dyan is you have to find time to relax your body. Huwag nyo nang paabutin na masyado na kayong tensionado at sasabog na lang kayo because of your anxiety. What you do is take a break, okay? Sa bawat isang oras, dapat meron kang 10-minute break. O, ganun na lang. Sa bawat isang oras mo sa isang araw, tumayo ka, tumingin ka sa labas, maglakad-lakad ka, umiwas ka muna dun sa ginagawa mo. Basta every 1 hour, kung nagtatrabaho ka every 1 hour, take a 10-minute break.
Okay? At kung lunchtime, yun, 1 hour na. Medyo mag-relax ka na talaga ng todo doon. Pero ang gusto ko mangyari sa inyo, magkaroon kayo ng magkaroon kayo ng self-regulation. Okay? I-regulate ninyo yung inyong katawan. No? Kailangan natin yan. Mag-inhale, exhale ka for 10 minutes, relax. Pwede kayong maghanap kayo ng mga app sa YouTube na parang may meditation na ginagawa na fa-follow mo lang yung sinasabi ng mga nung nag-meditate, no? Matawag sa kanya. Nung ganon, okay? So, ganon yung gagawin ninyo. Huwag ka nang mabot kasi pag yung tension na yan, ano yun eh, parang resulta na yan ng tension mo, yung pagiging tense mo. So, kailangan you need to take a break. Okay? Mag-stretch-stretch ka. Mag-mindfulness ka kung pwede. Yung ipahinga mo yung utak mo sa anxiety, ang gagawin mo is, for example, tumingin ka sa nature, pwede ka maglakad sa nature, kung may nature, kung wala naman, pikit mo lang yung mata mo, imagine mo na naglalakad ka sa beach, tapos naririnig mo yung dagat, nakikita mo yung mga ibon na lumilipad, yung mga paraw sa karagatan. So, ikaw na maging creative. The reason why you're doing that is because nire-rest mo yung katawa, yung isip mo sa mga negative thoughts, yung mga catastrophizing. So, kailangan mo i-rewire yung brain mo, i-controlin mo yung brain mo kasi pwede yun eh. Okay? Sasamahan mo pa yan ng breathing exercises. So, inhale, exhale, hanggang sa kumalma ka. Guaranteed po na yung breathing exercise, ang breathing exercise, nasabi ko na sa ibang videos yan, or pwede ka rin maghanap sa YouTube kung ano yung komportable ka. Yung iba, matatakot sa una kasi feeling nila kasi nga hypersensitive sila. Nararamdaman nila yung mga kung ano-ano sa katawan nila. No? Konting hinga, natatakot na sila. So, lalabas ngayon yung anxiety symptoms. So, nagpapaulit-ulit siya, cycle siya. So, ngayon, after mong yung sasakit na ulo, yun, no? Pwede yun. Pati sa muscle tension, kailangan medyo yung progressive muscle relaxation. Yung ba, igaganyan, yung kunyari mukha mo, ikukunot mo maigi, tapos i-relax mo. Yung kamay mo, pisili mo maigi, tapos i-relax mo. So, iti-tense mo ng matindi yung kung ano yung mga parte ng katawan mo, tapos i-relax mo. Nakaka-relax sa sarili yun. Okay? Ang isa pa sa mga importanteng tool na pwede ninyong magamit is yung response prevention. Okay? Ibig sabihin ng response prevention is that yung kung ang response mo ay matakot dun sa mga pinagloloko mong sarili na like nababaliw ako, na heart attack ako, na sustroke ako, eh di ba ilang beses ko na sinabi sa inyo na araw-araw ka ng ganyan, hindi naman nangyayari yung heart attack mo, yung stroke mo, pero everyday tuwing gigising ka, parang as if it's a new day na masustroke ka, mababaliw ka, di ba parang tayong tanga? So, it is already an evidence. May ebidensya ka na tinatarantado ka lang talaga ng utak mo at hindi totoo yung mga kinakatakutan mo mangyari sa'yo. So, ang gagawin mo dyan is that is just anxiety symptoms. That's it. Walang mangyayari sa aking masama. Sa ibang tao na walang disorder, yung interpretation nila, pagod lang sila. Hindi nila ini-interpret na mamamatay sila kapag naramdaman nila yung pagod. Hindi nila ininterpret na pag sumakit yung ulo nila, stroke na yun. Hindi. Okay? Sila, pagod lang, sakit, kulang sa tulog, kulang sa tubig, gutom. Yun lang yung mga interpretation nila. Yun yung pinagkaiba natin sa kanila. So, ang kagandahan nito, pwede natin silang gayahin. Okay? Sa kanila, hindi ganito mag-isip ng negative, catastrophizing. Ibig sabihin, parang pinapalala sa utak mo. Pero ito, pansin nyo, everyday nangyayari na sa'yo yan eh. So may ebidensya ka na walang nangyayaring masama sa iyo. Pero ito sasabihin ko sa iyo, pero wala kang ebidensya na na-stroke, heart attack ka. I'm talking about people with anxiety disorder only. Hindi ito sa mga taong nag-stroke talaga at na heart attack. Okay? Tingnan ninyo, kung titingnan mo yung statistics, konti lang yung talaga may sakit sila. Okay? So yun. Sana itong video na ito nakatulong. Importante yung mga tools na tinuturo ko, ha?
yung breathing exercises, mindfulness, hanapin nyo na sa YouTube yun kasi kung yun yung didiscuss ko sa yung oras, ang gusto ko i-explain sa inyo kung bakit nangyayari yun. So, ang kailangan natin is response prevention. Huwag kayong mag-respond na takot doon. Kasi pinapatunayan nyo lang sa sarili nyo na talagang nakakatakot yung bagay na yon, na in reality, sa utak lang siya. Okay? So, di ba, alam, may stroke ako. Huwag ka mag-respond. Ala, punta ako na ER. Wala. The more na nagiging malakas siya. So, kailangan patunayan mo, nangyari na to kahapon. Nangyari isang araw, last week. Hindi mo makamatay nun. Eh di, sumakit lang ulo ko. Sige. Ganun lang. Okay? So, with that, maraming salamat. Dapat diagnose kayo ng doktor, ha? Bye.